Lope, kay Sister Bebs, kay Brother Arning, kay Brother Rick Medina, sino pa dyan sa Muntinlupa, Sister Irma Pare, sino pa, Brother Romy Teologo, o taga Las Piñas, o magandang umaga po sa inyong lahat. Samantalang kanina, hindi natin nabanggit, si Sister Rose Ingrid Catinoy, dyan ho sa Look Balete, Batangas, maraming salamat, naghandog din para po sa ating palatuntunan. At yung kanina na Albay Ablay, Sister Rose Ablay, yan, maraming salamat po sa inyong pagsisikap at sa inyong pagtiyaga. At syempre, alam ho ninyo itong ginagawa ninyo, ito'y paninindigan . Paninindigan sa katotohanan, paninindigan sa ating pananampalataya, kasi napakahalaga na ikaw ay nakatayo at panindigan mo yung iyong pananampalataya. Hindi po pwedeng papatay-patay. Hindi po pwede na hayaan. Hindi po pwede na magpatakot. Hindi po pwedeng isuko mo ng basta-basta. Hindi po pwedeng manlupay-pay. Kailangan magpakatibay. Kasi ito ay katotohanan . Kailangan ipaglaban mo, huwag kang susuko. Kaya nga, huwag mong isuko. Ilaban mo, hindi po pwedeng basta na lang na meron ka lang, binagsakan ka lamang ng libre. Ay, tanggap ka agad. O, binagsakan ka lamang, pinautang lamang sa'yo. O, at pinapaniwala ka na, o ba, susi daw ng kaligtasan yung langis nila. Ba, hindi ho totoo yan. At ikaw ay iniligaw sa iyong pananampalataya. Iniligaw ka patungo sa kapahamakan. Ano ba sinasabi ng Biblia? O, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kung hindi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadiliman na umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sa gayon, makakalaban tayo pag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan, matatag pa rin tayong nakatayo. Yan ho yung nangyayari ngayon . Kinakailangan pala tayong sumigaw ng malakas at ipaglaban itong katotohanan at manindigan, katulad ng ginagawa ng ating mga kapatid, naghahandog sa palatuntunan, pinaninindigan ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Yung katotohanan ipinunla sa atin ni Father Lahi noon. Yung katotohanan itinanim sa ating puso at isip ni Elder Ver. At yan din katotohanan na yan ang itatanim at ipupunla sa inyong puso at isip, lalo na sa mga bago na mga nakikinig sa mga oras nito ni Brother Well. Ang katotohanan na meron lamang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, hindi po Diyos si Father Lahi. Katulad doon ang ipinipilit niyan ho mga sinasabing napagkatiwalaan. Ako, pinagkatiwalaan pa naman. Dito ho, sa palatuntunan ito, dito ho sa gawain nito, sa radyo na itiniguyod ni Father Lahi at ni Elder Ver, walang ibang Diyos na ipinakilala sa atin si Father Lahi at si Elder Ver. At wala rin ibang Diyos na ipapakilala si Brother Ver kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dapat kang maging matatag sa iyong paninindigan para hindi ka matalo sa laban, hindi ka mapanlupay-pay ng iyong kalaban. Paano ka ba mananatiling matatag kapag ikaw ay inaatake ng Diablo, inaatake ka ng kampon ng Diablo? Ayaw na naman ninyong mapakinggan yung kampon ng Diablo. Ba't galit na galit kayo pag tinitira ko si Diablo? sabi nga ng talatang 10, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Hindi ho sinabing tayo ay maging malakas in the sense na magagaling sa ating gawa. Kinakailangan magtiwala tayo sa kalakasan na kaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kaya may mga baktukays na
back to Christ na yun, pero bumabagsak pa rin sa pagsubok sa kanilang pananampalataya dahil ang kanilang lakas ay hindi kaloob, hindi nagmula sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Eh, magpalakas nga tayo. Sabi nga, ay magpalakas tayo sa kalangkasan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Dapat maging handa tayo. Maging handa tayong lahat sa ganito. Itong mismo, itong pagkakataon na ito, itong nangyayaring ito, dapat pinaghandaan natin at dapat naging handa tayo sa anumang mangyayari. Dahil sinasabi nga ng Biblia, maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mga nangyayaring ito. Pag ikaw ay nanghina, dahil dito sa mga pagsubok na ito, pag ikaw ay nanlupaypay dito sa mga tukso na dumarating sa ating buhay, anong gagawin mo dapat? Ba, hindi ka lalapit sa mga tsismoso. Hindi ka makikinig lalo sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Nandito ka na sa katotohanan eh. Anong dapat mong gawin? Imbis na kumawang ka, imbis na lumihis ka, o imbis na kumaliwa ka, imbis na kumanan ka, diretso lang ang tingin, lumapit ka. O huwag kang kumawang. Imbis na lumayo, lumapit ka sa bugtong at buhay ni Diyos ng mga Diyos. At huwag kang magtitiwala sa sarili mong lakas. Bakit daw? Dahil hindi natin kaya yung kalaban eh. Kung wala ang tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, hilingin mo sa Kanya yung kalakasan para mapagtagumpayan mo, mapagtagumpayan natin itong mga pagsubok na ito. Eh, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang ko, meron pa rin ilang mga back to Christ. Back to Christ na nga, paulit-ulit na binabanggit ni Brother Will. Pero, nahuhulog pa din sa kamay ng kalaban. Sino ba yung kalaban? Eh, di yung Diablo. At yung kanyang mga kampon. O, sino bang unang-unang matutuwa kung itinigil itong programa? Sino bang unang-unang hahalakhak kung nahinto tayo dito sa ating gawain sa radyo dahil hindi binayaran? Eh, di yung Diablo. O, eh kahit sila ha, sila, sinasabi nila matagal na daw silang back to Christ. Ang tagal-tagal na, pag andito na si Father Lahi, back to Christ na daw sila eh. Simula nung umpisa ay sila nandito na eh. Kasakasama na raw ni Father Lahi eh. Matagal na daw eh. Pero nagtaksil pa. At tumalikod pa. Oh, sa turo at aral, pinagkatiwalaan ni Father Lahi. Pero pinahiya si Father Lahi at si Elder Vera. Eh ano daw ang kahihinatnan nitong mga taksil na ito? Anong kinakahihinatnan ng mga humihiwalay sa turo at aral ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos? Sabi ng Biblia, Awit 73:27, yaong hihiwalay sa iyo ay mamamatay at ang nagtataksil ay wawasaking tunay.